Hello, good morning everyone. Naami diri karon sa Baligyan sa residence ni Ma'am Victoria Ruda. So pinapakita niya sa amin ang iyang tilapia. Tilapia niya nga small fish pan. So residence fish farm tilapia. Ang iya daw'ng concern is nganong gagmay. So June 30 ni siya nga tilapia. May June 30. So July 1 month. August 2. September 3. So ang atong concern ani, paling kamutan nato i-treat ang water. Kay gagmay man siya, 3 months pa ang harvesting ani. Engelbert, tapos si Rio and the owner of the farm, Ma'am Ruda Victoria Idea. Napakatalino po na tao. So i-treat na mo ha, gamitan namin ng Aqualife and Probiotics. So ngayon, today is October 15. No, so mubalik man medyo next week atong i-monitor po ang health nila kung naabay pagbabago. So ganyan po. So back natin. Meron siyang ureter. Check. Merong oxygen. Flowing. May lumot. Tapos may lumot. Oh, as you can see, naamo po siya lumot. So i-treat na to ang water. So gagmay lang yun siya. So puri after 7 days after application of probiotics and Aqualife, na natay makikitang pagbabago. So kanan ng lutaw po ang akuan, lumot na siya. So ang sabi ni Sir Rio, dapat daw ni siya i-ano, ang suggestion ni Sir Rio is i-close kasi flowing dito. Napakaganda po ng lugar nila kasi ang tubig walang bayad. Oh. Yan oh, libre oh, flowing. Dapat dito eh, ang Pilipinas problematic na rin eh. Merong over quantity of water, meron namang naghihirap ng tubig. So dito sa lugar nila, they are so blessed. Oh, maraming tubig. Dito ka lang makakita ng tubig na nalulunod ang mga tao sa dami. Yung tubig din nila is mineralized. So hopefully po matreat namin 'to, gawa namin ng paraan. O anuhan namin ni Rio, lagyan namin. So, yan oxygen sa ilalong. Ah, si Sir Rio. Dinipantay ba? Dinipantay siya. Rio. Ayan ang sabi ni Sir Rio. Meron daw oxygen naman. So, signing off just for now. Thank you and have a nice day. Yeah.